Virgo, ito yung first week of November reading mo. Kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube pa, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Para sa mga interesado sa personal reading, send lang kayo ng PM. Yung link at details ng FB page, nakalagay sa description nitong video. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Ito ay hindi personal reading. So, kunin nyo lang aning mga tumutugma sa inyo. Pag hindi, ignore. Okay? Ano muna yung overall energy? Virgo ng first week of November mo. Pasensyaan nyo na yung mga ingay sa background, umuulan guys. Expand your horizons. Uy, ito na yung time na dapat ikaw ay makipagsapalaran. Virgo, diba? Explore. Ayan. Maraming opportunities sa paligid-ligid or kung sa iba or sa ibang lugar, no, na pwede mong i-explore. Ito na yung expansion para sa iyo, Virgo. Possible outcome mo, Virgo. View from above, get the big picture. Wow. Tingin ko ano, may mga madidiscover ka dito by observing, Virgo. Yun yung nafe-feel ko dito sa outcome card mo, possible outcome, no? So, marami ka pang matututunan sa paligid-ligid basta nag-o-observe ka. Kumbaga, tinitignan mo yung kabuuang picture, no? So, maraming dapat bigyan ng attention or pansin. Kumbaga, yung kabuuan. Yun yung ano mo, yun yung tignan mo, hindi yung nakafocus ka lang sa isang corner o sa specific na area na maliit lang. Dapat yung kabuuan ng scenario nakikita mo. Okay? So, gaya ng binanggit ko kanina, pwedeng may matututunan ka dito sa pag-o-observe. Ayan. O, pwedeng may matutuklasan ka. Pay attention dun sa mga detalye. Yan. Kahit na maliliit na mga detalye. Meron at meron kang mapapansin or makikita dyan. Moon card. Ooh. So may mga hidden dito. May High Priestess ka and Moon. Secrets, mystery, shadows. Knowledge, no? Kay priestess. So, may nalalaman dito na parang sabihin na natin pwedeng sinisikreto or kinikip niya lang sa sarili niya. Ito yung mga soon to be revealed, okay? Soon to be revealed na mga sitwasyon para sa iyo, Virgo. Mukhang meron kasi may moon card. Oh, pwedeng ito ay pertaining to your emotions din. Pwedeng itong first week ng November, pwede ikaw maging emotional ano ba tawag dito? May mga susulpot na hindi mo ine-expect na mga emotions galing sa iyo. Pwedeng nasa subconscious mo tapos hindi ka naman aware na may ganun ka pala, tapos ano na lang, lulutang siya, susulpot, dilitaw, no? Okay? So may mga ano dito, may mga bagay na wala pang hindi pa totally na-expose. So, yun yun. Isa yun. So, may mga paparating. Okay? Dahil may moon card, pwedeng itong first week of November, mare-reveal itong mga nasa shadows na yan. Yung mga secrets, yung mga hidden na yan. Kung ano man yung mga yan. Okay?
Wow, multiple opportunities. First week of November, Virgo, ang ganda. O, oh, ito na nga yun. Vast vistas. Oh. Maraming pagkakataon para sa iyo. Mag-e-explore ka lang talaga, Virgo. Kailangan mo i-explore yan. Expand your horizon. Oh, horizons. So, may expansion. Ang ganda. Diba? Ang lawak. Ang lawak, lahat nung nakikita mo na yan, possible yan na ano, pwede mong i-explore, i-cultivate. So, merong expansion para sa iyo, Virgo. Tignan naman natin when it comes to your love life, Virgo. Anong balita? Sorrow, past life, uy, and reflection. Okay. So, more on nagre-reflect ka dun sa mga nangyari in the past. Whether may mga nangyaring loss of a loved one, pwedeng ganun, or yung mga hindi kagandahan ng mga memories pagdating sa love life mo in the past, no? Meron ditong meron ditong parang magre-resurface uli yung mga emotions na yan, dala-dala ng mga past experiences mo. Kaya pala may moon card, no? O pagdating sa love life. Parang makahalukay uli, magre-resurface uli yung mga yan, yung mga emotions na yan. Dala-dala ng mga memories ng past love life mo. O. O, ayan, o. So, ito, pwedeng may iba dito kung nawala na yung loved one na yun. Pwedeng may ganyan. Widow. Widow energy. Okay. And may mga tendencies na pwedeng maulit. Ayan, no? Repeated patterns. So, pwedeng nangyari na in the past mo, pero may posibilidad na, uulit yung mga ganyang pangyayari pagdating sa love life mo. Okay. Pwedeng iba sa inyo nakakaramdam ng fear. Matinding mga feelings, emotions eh. Dadala-dala ng moon card. So, pati dito sa love life mo, nagre-reflect yun, Virgo. Yung iba takot na. Meron kayong trauma, meron kayong experience na inabandon na kayo in the past. No? Kung ano man itong mga fears, trauma, scars ng past, relationships mo. Pwedeng ano yan, magre-recur sa iyo, magre-resurface yung mga yan. So, ano pa para kay Virgo, first week ng November? Mananariwa, oh, di ba? Mananariwa. Uy, caterpillar, ganda. Oh. Change is coming para sa iyo, Virgo. Sana maganda itay. Si caterpillar yung nagre-represent. Oh. Things will not always be this way daw, Virgo. A change is coming. Kaya kung hindi maganda yung na-experience mo ngayon, ay asahan mo, ano yan. Hindi ka mag-i-stay dyan forever. May pagbabago eh. May pagbabagong darating sa'yo. Fire. O, diba, sabi ko, matitinding emotions, nararamdaman. Oh? Fire. Pwedeng nakoconsume ka na itong mga emotions mo, Virgo. Mukhang wala sa balance ito. Yung moon card mo. Sinasabi ng fire. Ikaw yung nakoconsume nito. Ayan. Kung ano man itong very strong emotion. Pwedeng passionate love or hate.
anything na ano na nararamdaman mo. Meron binabanggit dito, Virgo, about October. Baka doon mag ano, pwedeng may mga maano ka na dito eh, ma-uncover ka na mga yung mga mysteries nga because ay mga hidden, pero pwedeng sa October meron din. Or ano, oo. Oh, time to go out and have fun, Virgo. Huwag ka daw magkulong-kulong sa kwarto mo. Enjoy, enjoy din. Mag-unwind, unwind, relax, relax. Kailangan mo yan. Makasagap ka naman ng, ano ba ito, nung energy nung araw at yung sariwang hangin, maano naman, ma... Ano ba tawag dito, ma... Mag-iba naman yung aura, yung energies shift. Oo, mag-shift ng ano. Mag-shift ng energies. Closing message, advice para sa iyo. Inspiration, be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Tawag ng inspirasyon, yun naman yung sinasabi dyan, Virgo. So, meron sigurong darating, may darating na ano. May darating sa'yo na yun yung magpapa, ano, makakapag-attract sa'yo, ma-attract yung attention mo, curiosity, and then mag-i-inspired ka. Hindi ko alam kung tungkol saan yan, wala naman sinasabi, pero ano lang, matitrigger yung iyong inspirasyon, may inspired ka kung ano man itong paparating sa iyo. Be loyal to what you love, Virgo. Ano mo lang yan, ituloy-tuloy mo kung saan ka masaya, kung ano yung nagbibigay ng spark sa iyo, ano yung nagbibigay ng inspirasyon, ng happiness, tuloy-tuloy mo lang yan. Maging ano ka dyan, ano ba yan? Maging consistent, yung sinasabi doon sa maging loyal. Mag-stick ka dyan, yan. O, diba? So, ito yung mga nakuha ko sa iyo, Virgo. First week ng November. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. Kita-kits sa next reading.